Nabawasan ang mga probinsya sa Pilipinas sa COVID-free matapos makapagtala ng unang kaso sa Quirino. Nadagdagan naman ang mga lugar na may lockdown kasama ang isang palengke at isang lab na tumatanggap ng COVID test samples. Darito ang report. Informing us that we have one positive COVID case dito po sa ating probinsya. Kinumpirma kagabi ni Governor Dakila Carlo Cua, hindi na COVID-free ang Quirino Province. Hindi nabanggit ang edad at kasarian ng una nilang COVID case na ginagamot sa Southern Isabela Medical Center. Nagsimula na po tayo sa contact tracing at ang lahat ng known contacts ay naabisuhan na mag-isolate. Sa ngayon, Batanes na lang ang walang COVID ayon sa DOH at kanilang LGU. COVID-free pa ang Aurora at Dinagat Islands ayon sa mga LGU nila. Pero sa DOH data drop, may dalawang kaso na raw ang Dinagat. Isang balikbayan naman ang kaso sa Aurora. Kahapon, naitala na rin ang unang COVID case ng Sagada Mountain Province. 29-year-old na lalaking asymptomatic at walang travel history sa labas ng Mountain Province. Naka-isolate na siya. Sa gitna ng contact tracing, bawal munang pumasok at lumabas ng Sagada na bago magka-pandemic ay dinarayo ng mga turista. Ang unang COVID case naman sa Masantol, Pampanga, nahawa mula sa nakainumang may travel history sa Alabang, Muntinlupa. Walang sintomas ang pasyente. Lockdown hanggang bukas ng tanghali ang ilang bahagi ng barangay Bebe Anak kung saan nakatira ang pasyente, pati ang barangay Cambasi at Santa Cruz. Sa Naga City sa Camarines Sur naman, 24 sa 27 barangay ang may kaso na ng COVID. 115 ang kanilang confirmed cases. 36 sa mga ito, ginagamot pa. Isa sa kanila na staff pa naman ng pribadong ospital sa Naga, namatay kahapon. Pati nagtatrabaho sa ilang lab na nagtetest ng COVID samples, nahahawaan ng COVID. Tigil muna ang operasyon ng Western Visayas Medical Center Sub-National Laboratory sa Iloilo City matapos mag-positive ang isang medtech nila. Isolated na ang medtech pati ang 14 na personnel ng lab. 16 na barangay sa Iloilo City ang naka-lockdown. Pinakamarami ang kaso sa barangay San Juan kung saan 61 ang positive at isa ang patay. Karamihan sa nagkasakit, nagtatrabaho sa Iloilo Fishport at nakatira sa coastal area. Sa Bacoor, Cavite, palengke naman ang nilockdown. Siyam kasi ang nagpositibo ng i-rapid test ang 200 vendor, stall tenant at marshal. Kaya sarado hanggang alas 5 na umaga ng August 18 ang Bacoor Zapote Market para sa disinfection. Kailangan, ano magayari kayo sa paninda nyo? Eh kung pwede, pamamigay ko na lang sa mga nangangailangan. Victoria Tulad, GMA News.